Hindi papalagpasin ng PBA ang mga player na naglalaro sa ligang labas. Pinaalala ni PBA Deputy Commissioner Eric Castro ang memo ng liga noong 2020 tungkol sa multa na pagbabayaran ng mga manlalaro na sumusuot sa mga unsanctioned tournaments, lalo na pag walang pahintulot mula sa kanilang mother teams. Ani Castro, pagbabayari ng 50,000 piso na fine ang mga manlalarong mahuhuling sumasali sa mga hindi otorisadong torneo, lalo na kapag hindi sila nagpaalam sa kanilang mother clubs. Sapat na ba ang parusang ito? Sinabi ni Castro na magpupulong si Commissioner Willie Marshall sa susunod na linggo kasama ang mga personalidad na kasangkot sa exhibition match sa Cebu na nasira ng isang kaguluhang nangyari sa huling bahagi ng laro. Ito'y sa pagitan ni na JR Quiñahan ng NLEX at isang dayuhang manlalaro. Bukod kay Quiñahan, kasali rin sa Cebu game sina Beau Belga, Gio Halalon at Robert Boli na lahat ay naglaro para sa North Ball team. Sa dulo ng game, nagsimula ang kaguluhan ng mag-away sina Quiñahan at ang dayuhang manlalaro ng Sirius Star habang nasa posisyon para sa rebounding play. Sumali rin si Belga sa gulo sa pamamagitan ng pagtapo ng bola sa parehong player ng Sirius Star. Sinuspindi na ng rain or shine si Belga ng 6 na araw na walang bayad dahil sa kanyang pagkasangkot sa laro sa Cebu. At pagkatapos ng internal na investigasyon, dinagdagan ng Ilasto Painters ang parusa ni Belga ng 15 araw na katumbas ng kanyang sahod dahil nadiskubre na naglaro din siya sa mga ligang labas sa Davao at Laguna. Kung si Belga ay sumasahod ng maximum salary na 420,000, ang kanyang fine ay pwedeng umabot sa 210,000. Ito'y bukod pa sa penalties na pwedeng ipataw ng PBA sa kanya at kina Quiñahan, Halalon at Boli. Ikaw, sapat na ba ang parusa na ipapataw ng PBA sa mga sumasali sa ligang labas? At ano ang dapat gawin ng liga para hindi na ito gawin ng mga players sa susunod? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutan mag-like, subscribe, at hit ng notification bell sa spin.ph para lagi kang updated sa latest sa mundo ng sports.